Welcome to Teacher Helen's Virtual Classroom. Click subscribe, like, and bell for notification. Layunin ng aralin na malaman ang mga bahagi ng halaman at masabi ang mga pangunahing pangangailangan ng mga ito para mabuhay. Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula, ay maaari bang lumabas kayo sa inyong bahay at tumingin sa paligid? Ano-ano ang inyong nakikita? Tama! Maraming mga bagay ang nakikita sa paligid katulad ng mga halaman, mayayabong na puno at marami pang iba. Ang mga halaman ay may napakahalagang tungkulin upang maging balanse ang ating kapaligiran. Ngunit bago natin pag-usapan ang mga ito, ay alamin muna natin ang mga bahagi ng halaman. Handa na ba kayo? Mga bahagi ng halaman. Katulad din ng ibang halaman, ang kamatis ay nahahati sa iba't ibang bahagi. Ang mga bahagi ng halaman katulad ng kamatis ay ang mga sumusunod. Ugat, dahon, tangkay, bulaklak, bunga. Ugat. Ang ugat ang parte ng halaman na responsable sa pagkuha o pagsipsip ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Dahon. Dito nagaganap ang photosynthesis. Dito din naglalabas ng oksigen o hangin na nilalanghap ng mga tao. Ang tangkay ay parte ng halaman kung saan ito ang nagdudugtong sa halaman at dahon. Ito din ang nagdadala ng tubig patungo sa dahon. Bulaklak. Ito ang gumagawa ng bunga na maaaring mapagkuhanan ng binhi upang dumami pa ang halaman. Bunga. Ang bunga ng halaman ay produkto ng binhi na kung saan ay pwedeng maitanim ang mga buto upang maging halaman itong muli. Maaari ba nating ulitin ang mga bahagi ng halaman? Mga bahagi ng halaman. Ugat. Dahon. Tangkay. Bulaklak, bunga. Magaling! Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga pangangailangan ng halaman para mabuhay. Alam mo ba kung ano-ano ang mga ito? Bago tayo magpatuloy ay pagmasdan ang dalawang halamang ito. Anong iyong napansin sa mga ito? Ang unang halaman ay mukhang napabayaan, kaya ito ay natuyot na at namatay. Samantala, ang isa pang halaman ay may mayayabong at malulusog na dahon. Ito marahil ay sagana sa pangangalaga, kaya't ito ay lumaki ng maganda. Alam niyo ba mga bata, na katulad ng mga tao at hayop, ang mga halaman ay may pangangailangan din para mabuhay. Tara na at alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Ang mga kailangan ng halaman para mabuhay. Lupa. Tubig. Araw. Carbon dioxide o carbon dioxide. Lupa. Dito kumakapit ang ugat ng halaman
at sumisipsip ito ng mineral at tubig para maging malusog ang mga halaman. Tubig. Tumutulong ang tubig upang makagawa ng sariling pagkain ang halaman. Ang sinag ng araw ay tumutulong sa paggawa ng sariling pagkain ng mga halaman. Carbon dioxide o carbon dioxide. Ito ay nanggagaling mula sa maruruming hangin, mula sa mga hayop, tao at usok ng sasakyan. Upang mas maging malulusog pa ang mga halaman, ay maaari ding lagyan ng abono o pataba na nanggagaling sa dumi ng hayop at mga nabubulok na bagay katulad ng mga dahon at marami pang iba. Marami ka na bang natutuhan sa ating aralin? Ngayon naman ay gawin natin ang mga sumusunod. Ikahon ang mga bagay na nakakatulong sa halaman para mabuhay. Magaling! Mahusay! Nagawa mo ng tama ang lahat ng mga gawain. Sabihin kung anong bahagi ng halaman ang nasa larawan. Ilagay sa kahon ang iyong sagot. Bunga. Ugat. Bulaklak. Tangkay. Dahon. Mahusay! Nagawa mo ng tama ang lahat ng mga gawain. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam!